na panalangin. Ano po? Kasi hindi naman susundin ni Lord yung prayer mo eh. Di po ba? Kung depende po yan sa panalangin natin, aaprubahan po ni Lord yung prayer natin, pero depende po sa nilalaman po ng ating mga puso. Letter A, sabi po dyan, the model prayer of Jesus showed the prayer was designed for grandchildren. Ano po? So makikita po natin yan sa Mateo 6:9. Bugbog na po ito sa tenga natin, yung prayer na ito. Ano po? Ito po yung ipinakita ni Lord nung unang-una po siyang manalangin. Ano po? Na ipinakita niya sa kanyang mga anak. Yung Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Yung po, alam na po natin yan. Sa Tagalog po is, Ama namin, sumasalangit ka, yung po yun. Ano po? Yan po, yung model prayer na ipinakita ni Lord po sa buhay nating mga anak niya. Ano po? Amen. So, letter B, sabi po rito, those trying to live righteously have their prayers a fruit of God. Totoo naman po. Ano po? Totoo po yun. Ano po? Yung mga, sabi po rito, nagsusumikap na mamuhay ng matuwid, they have their prayers approved by God. Totoo po yun. Aaprobahan po ni Lord. Katulad po nung sinabi ko kanina, na depende po yun sa panalangin natin. Kung nais po nating mamuhay ng matuwid, ano po, bakit hindi po aaprobahan ni Lord yung prayer natin? Ang Diyos po ay hindi natutulog. Ano po, hindi rin po tayo pwedeng magsinungaling. Alam na alam ni Lord yung nilalaman po ng bawat puso natin sa ating mga panalangin. Ano po, hindi po porque nagpe-pray ka ay gusto mo nang masunod yung gusto mo. Hindi po yun po pwede. Ano po, naku, hindi naman ako sinagot ng Lord. Maari yung prayer mo ay hindi inaaprobahan ni Lord. Maybe there's something wrong. Ano po, doon po sa ating panalangin. Ano po? Kaya sabi ko dito, kahit ano po yung try natin na maging ano tayo, pero kung magta-try po tayo na maging matuwid sa harapan ng Diyos, is aaprobahan po niya yung ating panalangin. Makikita po natin yan sa 1 Peter 3:10 verse 12. Ano po? Kayo na lang po at mahaba pa po ang ating topic. Ano po? Amen. Third, sabi po, prayer is asking and seeking and knocking. Ano po? Mateo 7:7-11. Ano po? Makikita po natin yan. Ano po? A, asking petition to God. Humingi tayo sa pamamagitan ng panalangin. Ano po? Kaya pipetition tayo ng Lord kapag tayo po ay nagpipray sa Panginoon. Then, seeking answer to the life problem. Sabi po dyan, humanap. Humanap tayo. Ano po? At kanya tayong sasagutin. Saan po tayo hahanap? Sabi ni Lord, humanap kayo. Seeking answer to the life problem. Hanapin po natin yung mga pangako ni Lord. Ano po? Sa Biblia. Hindi po natin hahanapin sa kaibigan natin or sa kapitbahay natin. Ano po? Pray. And then, subukan niyo po na i-lay hands niyo po yung Bible niyo. Humingi kayo ng kasagutan kay Lord. Di ba maraming pangako si Lord? Sabi nga ni Lord sa John 5:15, di po ba? Sabi niya na kung mananatili kayo